Yan, update lang mga kababoy. Ito si Mama Pig Takaw. Ang aking si Mama Pig Takaw ay malapit na ng mga anak. Parang nga siya nagli-labor na agad. Takaw. Yan ay yung bilik. Isitahin nga natang bilik mo. Una iba. Sa pinapanood ko naman siya, kumisimbol yung kanyang ano, mga bilik. Ayun, lumalap. So, ang due date nito ay kailan nga ba Takaw? So, April 7 nung siya ay sinumpitan, nung siya aking sumpitan, April 7, May 7, June 7, July 7. So, July 7 siya ay 90 days. 3 months. Tapos, July 17, siya ay 100. So, sa 100. Tapos, ngayon ay 24, 17. So, 107 days na siya. So, ay may hilang araw pala yung ano. May. At saka, ano ba meron pang 31? June? Or April? So, bali siya ay 109 days na. Ngayon 24, 109 days. So, meaning na siya ay pwedeng manganak ng katapusan for 29 ngayon July. So, medyo maliit yung kanyang tiyan. Pero may mga gumagalaw namang biik. So, ito si Mama Pig Takaw, yung akin dati nung umanak ng ano, ng 14. Ang problema, apat lang yung nabuhay kasi nga lahat ay pito, saka yung mummified, yung kanyang biig. So, nagkaroon siya ng parbo. Kaya ang ginawa ko sa kanya ay nilinisan ko siya noon ng ano, ng kwarta niya. Ginamitan ko siya ng cortex at dahon ng bayabas na nilaga. Tapos, saka nung after 2 weeks, saka ako tinurukan ng anti-parbo. So, nung naglandi ulit siya, sinumpitan ko nga siya ng April 7, so nagbuntis naman ulit. So, hoping lang kanya siya. So, ayun, nagagalit. Nakakawag na galit. At ayun, gumagalaw naman ang kanyang mga bait ngayon, kaya sana'y malulusog ang kanyang buwek. At medyo na i-stress na rin siya. Malapit na itong umanak. Ayun, nagkab pa. So sana kahit 8 or 10 na piglet na biik, sana na may meron kasi dati na siyang inahin, so yung tiyan niya ay malawak na. So ngayon ay lumuslos na rin naman yung kanyang tiyan at parang bumaba na yung mga biik, kaya sana ay madami para tuloy ang ating project. So kung sakali maging 10, so sana basta kung ilan man maging blessing niya or biik, kung madami, 2, kung kukunti, 1 ang ating isasama sa project. Malikot, ito nga ngayon na ano, nagbablog na tayo. Dadamihan mo yung biik ha. Malapit na ka. Higa lang ikaw. So ayaw daw yata niyang ipamigay yung kanyang biik kaya nagagalit. Kaya kinagagalit, ayaw mo kahit pamigay yung biik. So pag madami ay 2, pag kukunti ay 1 ang ating isasama sa ating project, naging 1 back 2. So abangan natin to guys, sa mga kababoy, kaparning diyan. So ngayong katapusan, malapit na siyang magbiik at magbibiik na siya. Kaso wala siya sa Bartolina, yan o ang bahay niya, giniba, hindi ko pa nga magawan. Kasi bala kong bumili ng borrowing pen, yung bakal na. Kasi pagkakay, ninangat-ngat niya, kaya nga siya mga pitakaw. Lahat ay kap-kab. Giba naman ang giba eh. So nakakapagod na rin magpalit. Tsaka nai-stress din siya pagka nauuga-uga niya yung bahay niya at nangat-ngat. So, pag nagbenta ng bait, bibilhan ko na sila ng ano, ng Bartolina.
susungit dahil ayaw tumigay ang kanyang biik. Mabait naman ito, lahat ng aking bawang mabait. Gusto lang nila sila yung nilalambay. Nagagalit din naman kanina eh, huwag daw ibibigay ang kanyang biik. Naumol eh. Sige, tulog na ikaw, magpahinga. At mga biik mo, i-relax din. Ayun ang nagalaw dito. Sa kanyang tiyan. So, yan mga kababoy. Buti na lang natin umalis si Takaw.